Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Meron tayo guys update doon sa aking annulment. Wala pa po siyang pinaka final decision, so inaantay ko pa lang. Pero sa mga taong gustong umapply dyan ng annulment dito sa Pilipinas, meron akong mga ibang video na dinagay ko doon yung mga tips, mga technique, yung journey ko tungkol sa annulment. Ang cost po ng annulment na nagastos ko ay umabot po siya sa 350-400, umabot po siya ng ganong amount. Actually, nung kinumpute ko siya, umabot pa din siya ng more than 400K. Kasama na dun yung mga ibang mga miscellaneous na binayaran ko dun sa attorney. And then, sa aking application ng annulment, nung nag-uumpisa pa lang ako, nagbayad ako nun ng 50,000 sa application lang ng annulment yun. And then, follow up yung mga requirements, yung mga papeles na kinailangan nila, at saka yung amount din ng mga binayaran ko. Sa mga gustong umapply dyan guys ng annulment dito sa Pilipinas, may mga video akong linagay doon kung paano ako umapply sa aking, based sa aking experience. And then, meron din akong mga costs, yung isa-isa kong diniscuss doon yung cost ng annulment, yung isa-isa kong mga binayaran para mas malawak po yung kaalaman ninyo para sa application ng annulment. Anyways guys, yung application ko ng annulment, wala pa po siyang result. Inaantay ko. Actually, na-forward yun guys sa Manila Supreme Court. Kasi sa regional ako nag-apply doon sa aking probinsya. Kasi kung apply kayo guys ng annulment, kailangan doon sa kung saan kayo nakatira. So at least 6 months kayong nakatira sa lugar na yun para kayo ay i-allow ng region ninyo na mag-apply ng annulment. Kung based po kayo sa city or sa Manila, I think mas prefer ko din na mag-apply kayo sa city proper para mas accessible po siya sa mga requirements o sa mga kaya lang po sa syudad kasi maraming mga applicant din, maraming mga cases sa court. So minsan nagiging hadlang din po 'yun sa length ng pag-aantay mo or sa araw or sa taon na pag-aantay mo. Yun lang po yung update ko. It's a quick video. Yun lang po yung aking ma-update. Wala pa po siyang final decision. So, i-update ko kayo guys as soon as na-receive ko yung decision ng galing po sa Supreme Court. And last year, meron po siyang follow-up yung sa Supreme Court. Meron po siyang requirements na sinubmit. Yung lawyer ko po na gumawa po siya ng letter na yung ibang mga requirements sinubmit namin, and then as far as I know, yun po yung sabi ng aking lawyer na i-update na lang ako kung ano yung mga decision or kung ano pa yung kailangan nila para sa aking application ng annulment. Nasa dulo na po ako ng aking application ng annulment, tapos na po ako sa mga court hearing, tapos na din ako sa mga submission of mga documents na kinailangan ko nung una, and yun po yung inaantay ko ngayon, yung decision ng Supreme Court from Manila na. Anyways guys, I hope yung mga nag-a-apply dyan o gustong umapply ng annulment, sana po masundan ninyo yung ibang video ko para makatulong po sa inyo sa mga nagbabalak umapply ng annulment dito sa Pilipinas. Thank you and have a nice day. Bye!